beat the tonne up. Pork wise. Maria Rosario Ochoa Montejo ng Pulilan, Bulacan, tiniyak na mabibigyan ng ayuda ang 80% ng mga magsasakang naapektuhan ng bagyong Ulysses. 80% of our total hectareage na planted to rice ay nasalanta. So, hindi namin na-recover yung iba. Yung iba, recovered konti, 20%. But hindi naman namin masasabi na ang magsasaka ay hindi affected. Affected talaga. Marami dun eh, aanihin eh. Konti na lang, siguro mga isang linggo, aanihin na, eh hindi pa nila naani. Nababad daw sa tubig, ganun. So medyo nabulok na siya ang balay. Pero meron namang iba na nakapag-aani na maaga, pero mga 20% lang yan according to our agriculture. Meron kaming, in response to COVID, meron kaming aggressive gardening and farming action plan. Ano? So lahat ng aming mga barangay ay hinikayat namin magkaroon ng sariling garden. Kasi para na rin sa food security, di ba? Kasi kahit papano kung may inaani ka, eh meron ka mang makainin ng gulay-gulay. And that way also you are giving a nutritious food, teaching the young to eat the vegetables. Eh, nasira lahat ang aming mga ginagawang garden, gardening and farming na ito. So, nakakalungkot nga kasi iba, nalubog eh. Pag nalubog, wala na, di ba? Meron din kaming pinamahagi ng 230,000 fingerlings. Yung iba, inihagis namin sa ilog. Yung iba, meron mga meron din kasi dito mga aquaculture. So, merong iba na save yung kanilang fish pond. Merong iba naman nakawala. So, hindi ko alam actual figure kung ano yon. Pero maliit lang na bahagi yon. Pero marami rin affected. Dahil ang intindi namin doon sa explanation nyo mo, parang back to zero yung ating farming and gardening, no? Ng mga vegetables. Oo. Paano po ninyong i-replenish? Actually, ngayon eh, sabi ni Secretary Darang, ini-encourage kami na tao dito, magtanim agad sa Disyembre. Kasi sabi ko nga sa kanya, pinag-usapan namin, nalinya sa isang taon. Ang sabi ni aking municipal agriculturist, may parang pinangako na raw ng mga hybrid rice, pataba, urea, mga ganun, ang region at national government. So, sana makarating agad-agad sa amin sa Disyembre kasi yun yung advice nila na magtanim na agad kami sa December para maani namin before the bagyuhan, hindi ba? Pumunta po dito si Secretary Dar. Nagkaroon sila ng assessment together with the regional director ng Region 3, no, kasama si Governor. At ang sabi nila, sa Disyembre daw ay makakatanggap ng parang SAF, no? So for the farmers, no? Kaya aasahan namin yun. Aasahan ang mga magsasaka yun at aabangan din natin. Okay naman yung aming municipal agriculture office, pero nakagawa na ako ng parang mga realignment, nag-sourcing na ako ng funds kung paano namin mabibigyan ng kahit papanong konting tulong ang mga magsasaka. Ngayon nga, inaayos. Siyempre, hindi naman basta-basta makakapaglabas ka ng pera ng pondo ng gobyerno. So we are planning to give the 2,000 magsasaka na 3,000 pesos. So mga 5.5 million pesos yung aming ipamamahagi sa kanila soon. Mga kababayan, umasa kayo na the government is working for you. Makakaasa kayo na yung inyong mga binabayad na taxes ay nakakabalik sa tao. So, yun lang po at mag-ingat po tayo. Patuloy tayong mag-ingat laban sa COVID. Of course, yung ating prayers, do not forget. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan ang report ako si Charlie Mendoza. Welcome sa Pulilan.
Charlie Mendoza. Reporters TV, your ultimate media channel. Worldwide.